So guys, itong video natin ay about ano ba ang magandang gamit para sa nagsisimulang barber or sa mga aspiring barber. Yeah. Ito, meron tayong mga iba't ibang uri ng clipper. Ito muna tayo sa wall super taper. Itong wall super taper, ito napakaganda nito. Kahit makapal or napakanipis, kayang-kaya nito. Kumbaga, wala kang ano dito, wala kang lugi pag binili mo yan. Ayan guys, ito naman super taper din to. Tokimi. Tokimi din. So, sa tatlong to na Tokimi rin. Yan. Sa tatlong Kimi na yan, ang pinakamaganda dyan, itong gold. Siya rin yung pinakamahal. So kung low budget ka, wala kang pambili ng wall taper, ito ang may papayo ko sa'yo. Mas maganda to. Para sa lahat ng Kimi na nasubukan ko, ito. Pwede siyang pang pambawas, clipper overcomb, ayan, pang kutkot. Maganda siya. Ayan. Guwapo pa kasi gold. Ayan. 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 Ito, dalawang detailer ko. Ayan. Sa lahat ng Kimi, kasi yan, sa lahat ng Kimi na nagamit ko, ito maganda to. Sagad na sagad kasi to. Almost zero na talaga. Yan, so yan, may adjustment pa siya ng lakas. Pwede mo siyang hinaan 65, 60. Yung bilis niya, RPM, yan, 55. Yan. Pwede mo siyang lakasan. Kaya maganda talaga to. Okay. Okay, sa ipit. To ipit. Hair clip. Ayan. Dalawang klase ng hair clip ko. To. So, ito. Ito mas gusto ko to. Kasi, sa barbero, kailangan hindi nakakasagabal. Ito kasi medyo malaki tong crocodile clip. So medyo nakakasagabal siya. Ito, maliliit siya. So hindi siya nakakasagabal. Yun. Mas malakas pa kumapit. Siguro depende rin sa brand. Hindi ko kasi alam kung anong brand nito. Pero tingnan niyo na lang yung itsura, guys. Ayun. Pabilog yung ano niya. Pero nakikita sa Shopee Square, siguro hindi 'yun ganto. So ayun, guys. Okay? Okay, sa labaha, guys. Ito Parker. So guys, itong Parker, yung bago pa to, mataas yung blade nya, guys. So yan, inoper ko yan. Yan, binago ko yung ano nya, suksukan ng blade, you know. Binago ko yung suksukan ng blade niyan. So ayan, bumaba na siya. Sobrang ganda na niya gamitin. Pero kung bibili kayo, guys, wag na lang to kasi. Ano siya? Kailangan mo pang ayusin. Pag sa beginner, mahirapan kayo gamitin 'tong. Kasi mataas yung blade. Ito maganda rin 'to. Saktong-sakto lang yung blade niya. Ayan.
yung taas, yung labas ng blade, yan, sakto lang. Ito din. Ito, mumurahin lang to, pero maganda yung labas ng blade. So yan. Okay, sa tining guys, pag pipili kayo ng tining, yan, medyo malabo. So ayan, pag pipili kayo ng tining guys, piliin nyo yung maliit lang yung gitling sa ano ng so yun guys, hindi ko kasi mapokus, hindi kaya ng aking camera, pero as much as possible yung maliit lang yung mga gitling, mahalata nyo naman yan. So ayan, siguro parang ano lang, gabuhok lang yung gitling na ito eh. Ito naman guys, mas maganda to para sa beginner talaga. Kasi ito, wala tong gitling guys. Merong ganong tining. Kapag nakakita kayo nun, yun ang bilhin nyo. Wala siyang gitling sa kada ngipin. Ayan. Ano lang siya. Konti lang kumain, so hindi mabibigla yung buhok. Okay. So guys, ito maganda to. Kapag kapag halimbawa nagse-section kayo yung hard part tapos may maiksing buhok, ang hirap ipitin nun yung mga ganito. Ito ang gagamitin nyo guys. Ito ang gagamitin nyo. Pang ipit sa buhok. The best yan. So ito sa mga suklay, suklay tayo. Ito yung after nyo maglagay ng pomade, itong ano nyo, para yung mga excess, yung mga makakapal na nalagyan nyo, maging even yung pagkakaha lagay ng mga pomade. So ito yun, pero ginagod nyo na ito, kakalat yung pomade yan, kaya kailangan may ganito kayo. Ito pang pino, sa pinuhan. Halimbawa, pino yung kailangan mong kunin ng buhok. Ayan. Itong suklay gagamitin mo. Ito, modified to. May kaltas yung bawat gitna niya na yan. No? Kinultasan ko yan. Para mas madali siya pumasok sa buhok. Ayan. Kailangan din yan guys. So, ito pang style. After mo ng pino, kalat yung pomade. Ito naman. Para hindi siya mukhang platen na platen yung ano, magkaroon siya ng movement. Yeah. Parang naghihiwalay-hiwalay pa rin yung buhok. Yan, ito. Pang clipper overcomb ko. Okay. Ito, pag magbabawas sa taas, maganda kasi gamitin yung pino kapag magbabawas ka. Yan. Ito, pang section ng buhok, kailangan talaga ito ng isang barbero guys. Pag magsisection ka, pag mag-hard part ka, yung partition yan, kailangan meron kayo niyan guys. So sa pampagpag ito, maganda siya sa mga bata yan. Kasi soft siya, soft, so hindi na-irritate yung bata. Kasi yung mga pampagpag na ganito, pag sa bata, naku, nasasaktan sila kasi matigas to eh. So yan, ito pag bata, ito kahit sa matanda pwede rin to, kaya lang parang hirap tanggalin ng buhok. Ito mas gusto ko to pag sa adult kasi mabilis matanggal yung buhok. Tsaka to yan. So yan guys, ito pag nag-feed ka, kailangan nyo rin to guys. Pag nag-feed ka, pang tanggal ng mga pinong buhok rin. Pag nagpipaid ka, yan. Nagpanggil mo ng pinong buhok. So, yan guys. Ang gunting ko, tatlo. Yung isa kasi, pinahasa ako guys. So, yan. Puro size 8 to. Kasi sanay talaga ako sa mga habang gunting.
Ito pang pag gusto kong mag-texturizing. Papaliwanag ko na lang guys yung talim ng gunting ko. Ito guys yung talim na tinatawag nilang hasang itak. Parang itak yung pagkakahasa. So guys, napakatalas ng hasang itak na hasa. Parang itak kasi yung pagkakahasa nito, pahigang higa. Pero guys, kailangan pagpapagawa nyo to, makapal pa yung gunting nyo. Tapos hindi malalim yung kanal. Kasi kapag pinahasang itak nyo to, yung clipper nyo, tapos manipis na, malalim yung kanal, mabilis mabungi yung guys. So, gagawin nyo yan, kapag makapal pa yung gunting nyo, hindi pa masyadong nabawasan. Yan, walang bawas to, guys. Pero guys, sobrang talas na ito. Kung talagang mahilig kayo sa sobrang talas na gunting, ito. Ang tagal pa pumurol. Kunting ano mo lang sa liha, matalas na. So, ito yung normal na gunting guys. Yung talim. Yan, makikita nyo yung talim niya. Sakto lang. So guys. Yan, ito. So, itong talim na to, yan. Yung gunting na to, yung talim niya normal lang. So ayan, stainless yan guys. Ayan. So pagbibili kayo ng gunting guys, maganda yung gantong korte guys, huwag yung pabaloktot, yung nakakangalay kasi gamitin yun. May hindi yung gantong itsura ng gunting guys, yung nakabaloktot yung handle yan, no? Nakikita nyo yan, baloktot yung handle nya, diba? Hindi katulad na ito, tuwid. Yan, tuwid. Yan, tuwid guys. So ito kasi, pag ganito yung gunting nyo, yung handle ganyan, nakabalok, parang pabalok to. Nakakagangali gamitin yan. So, para sa akin ha, the best yung diretso. Pang barbero talaga, pang barber. Ito. Yan, yung mga diretso yung handle nya. Yan. So guys, sa pagpili ng gunting, medyo... Ako maraming gunting nagdaan sa akin bago ko nakita yung gunting na gusto ko talaga. So yan, darating kayo, marami muna kayo mabibiling gunting bago nyo malalaman kung ano yung gusto nyo guys. Kung ano yung kailangan nyo, ano yung gusto ng kamay nyo. So yan. So ito yung pinali ko. Yan. Cute lang siya. Yan. Masarap gamitin to sa mga bigote. Yan. Pero pag makapal na balbas, medyo mahirap na siya. So, yan. Pang bigote-bigote, tsaka manipis na balbas lang. Okay na yan. So, guys, dadagdagan ko lang sa wallpaper. Super taper. Napakaganda na ito, guys. Kaya lang corded to. So, mas gusto ko kasi yung corded. Bukod sa mura na siya, hindi mo na kailangan mag-charge. Tsaka napakalakas ng makina na ito guys. Kahit gano'ng kakapal, kaya niya. Tsaka mas, sa tingin ko, mas tumatagal to. Guys, mas matibay kasi siya. Yan. Medyo ang downside lang nito guys, mabigat talaga tong wallpaper. Kaysa sa mga non-corded na clipper. So, yan. Pero ako sanay na ako dito guys. So, wala nang ano sa akin yung bigat nito. Pulsulado na ako dyan. So yan. Sa guide, to yung mga gantong guide madulas yan. Madulas ihagod, pero okay din naman yung mga guide na ganto. Na yan. Okay din naman yan. Pero compare lang silang dalawa. Ipag-compare mo silang dalawa sa gantong guide. Yan. Ng wall, tsaka ganto. Mas madulas tong pula. Yung mga gantong guide. Yan. So, ayan guys. Ayan, dagdag ko lang yun sa laba ha. Pag bibili kayo, yung mababa lang yung labas na blade. Yan, yung mas magandang ipangahit. So, sana may natutunan kayo guys. May natutunan ako sa inyo. Okay, susunod guys.